Welcome back mga ka-DIY! For today's video, gagawa tayo ng micro solar generator. So micro kasi maliit lang. Kasi di ba nung mga nakaraang buwan, dumaan ang bagyong Ulysses at saka ang bagyong Rolly. So may mga kababayan tayo na nawala ng kuryente. So magandang meron tayo para handa sa anumang kalamidad ang magkaroon ng micro solar generator. So mas mura kasi to compared natin sa ibang solar generator kasi micro lang, mas maliit. Pero at least in case of emergency, magagamit natin siya. In case of bagyo na walang kuryente, ready tayo mga ka-DIY. So ano bang gagamitin natin para sa ating micro solar generator? So ang unang-una natin kailangan is itong DIY power bank na to. Ayan. Ano to? 8 slot. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slot na 18650 yung pwede ilagay sa DIY power bank na ito. Tapos ito yung charging board niya, yung power bank board niya. Meron na rin itong LED torch or yung flashlight, meron na. Tapos may dalawa siyang charging input. Micro USB tsaka type C. Meron din dalawang output na USB. Pero ito hindi fast charging, ha? Medyo low tech kasi ito eh. So medyo mabagal yung charging. Ayan, ito yung unang-una natin kailangan. Pero imo-modify natin itong mga ka-DIY para maging solar generator. Pangalawang kailangan natin is 18650 battery. So yung gagamitin ko dito is ayan. Nagre-range ng 24 to 25 na mAh mga ka-DIY. So 6 lang yung gagamitin. Malalaman nyo bakit 6 lang. Kailangan din natin ng mga female connectors. Ayan, 3 mga ka-DIY. At saka itong mini boost converter na merong ayan o, may port siya, pwede natin kabitan ng battery mga ka-DIY. Ayan. Ayan. Dito yung battery ikakabit. Dito yung input niya, tsaka dito yung output. Yung output nga pala nito mga ka-DIY. Yung input voltage nga pala nito mga ka-DIY is 4.5 to 8 volts. Yan. Yun yung input voltage na pwede nating isaksak sa kanya. Yung output voltage naman niya dito is around 4.3 to 27 volts. Adjustable mga ka-DIY. Ito yung mini potentiometer niya mga ka-DIY. Ayan yung may plus. Iikutin lang yan para ma-adjust yung voltage. And then yung charging voltage niya is 4.2 kasi lithium yung i-charge niya. Lithium yung pwede mong gamitin na compatible. So 4.2 yung charging voltage niya. So pwede ring LiPo. Basta yung nominal voltage 3.7 mga ka-DIY. Tapos i-connect mo lang in parallel. So 1S lang tayo mga ka-DIY kasi 4.2 lang yung charging voltage nito, yung fully charged. Yung charging current naman niya, maximum din is 1 amp. So kung halimbawa, nagpasok ka ng micro USB na 5 volts at maximum na 1 amp, so 5 watts yung charging mo kapag gamit ito. Kung halimbawa naman 7 volts o kaya 8 volts, ay di aabot tayo ng up to 8 watts since 8 volts times 1 amp is 8 watts mga ka-DIY, maximum na yon. Sa output naman, yung maximum output current nito is 2 amps. So kung halimbawa meron kang 12 volts output at maximum 2 amps, pwedeng umabot ng 24 watts mga ka-DIY yung maximum ha. So kung taasan mo yung voltage, bababa yun mga ka-DIY. Ayan. So ito yung kailangan natin na pang-apat. Yan. Tapos yung solar generator natin, syempre solar generator siya. Kailangan natin ng solar panel para i-charge siya. Ano ba yung gagamitin natin? Para sa small project na to, ito, ayan. Ito yung 10 watt solar panel na nabibili rin natin online. Lahat pala ng parts natin mga ka-DIY, ililink ko sa video description. Kung halimbawa gusto nyong bumuo ng sarili nyong micro solar generator, nasa baba lang yung link mga ka-DIY. Lagi ko naman nilalagay yung link sa baba eh. So ayan, 10 watts to mga ka-DIY. Marami kasing mga 10 watts na fake eh. Ito sure ako 10 watts kasi tinas ko talaga. Ipapakita ko rin sa inyo yung VOC niya at saka ISC para makita nyo na 10 watts talaga. Sa likod, ayan yung specs niya. So, solar module type, yung model niya is 610. Maximum power is 10 watts. Yung BMP niya, 6 volts. IMP, 1.66 amps. Yung VOC, 7.66
7.2 volts at saka open or short circuit current is 1.82 amps. So ipapakita ko 'yan sa tester mga ka-DIY. Pero ayun, ito yung pang-ilan natin. 1 2 3 4 5. Panglimang component na kailangan natin sa ating solar generator na micro. Importante 'to kasi hindi natin 'to ma-charge kung halimbawa walang kuryente. At least kung may maliit kang solar panel na 10 watts, tuloy-tuloy yung paggamit mo kahit walang kuryente mga ka-DIY. Magagamit natin yung micro solar generator natin. So, simulan na natin yung paggawa ng ating micro solar generator mga ka-DIY. Watch nyo pala till the end kasi meron tayong surprise! Ayan mga ka-DIY, ganun lang kasimple ang gagawin nating modification sa power bank na to. So ayan, kaya 6 na piraso lang kasi yung dalawang slot kakainin ng ating boost converter na board. So ito yung input niya, yung 4.5 to 8 volts dito yon. Yan. Tapos ito pala, yung solar panel natin may kasamang ganitong connector. So, itong connector na to, sakto yan dito mga ka-DIY. Para pwede natin siyang i-charge sa solar. At the same time, kasi diba halimbawa hanggang maximum nito is up to 8 watts lang. Yung sobrang wattage, pwede rin dito. So, dalawa. Sina-charge natin siya at the same time mga ka-DIY, diba?
Yan. Tapos, ito yung ating 12 volts output. Nakita nyo, in-adjust natin yung potentiometer para yung 4.2 volts natin maging 12 volts dito sa ating output. So, dyan natin ikakabit yung ating DC lights o kaya small DC fan. Pwede natin dyan ikabit. So, choose nyo na lang kung gusto nyo gawing tatlo o kaya dalawa lang. So, depende na sa gusto nyong ports. So, ayan. Yung total capacity ng ating solar generator, ito pa rin yung takip niya. Itatakip lang natin ganyan siya mga ka-DIY. Yung total capacity nga pala ng ating solar generator is, ia-add natin tong 24 times 6, nasa 14,400 mAh yun mga ka-DIY. Or sabihin na lang natin na round off natin na 14 AH. So yung 14 AH, ilang watt hours ba yon? So 14 times 3.7 is equivalent yan to 50 watts. So yung total capacity ng ating battery mga ka-DIY is 50 watts. So kung halimbawa meron kang kinabit na ilaw na 5 watts, magagamit mo yun for 10 hours mga ka-DIY kasi meron kang 50 watts na battery capacity. At the same time yung 50 watts na to, sakto lang yung ating 10 watt na solar panel kasi ang kaya nitong i-produce is 30 to 45 watts a day mga ka-DIY. So sakto yon para i-fully charge niya itong 6 na 18650 batteries mga ka-DIY. Saktong-sakto lang. Testingin naman natin ka-DIY yung charging niya gamit yung solar panel. And then kabitan natin ng mga load para makita nyo na working siya mga ka-DIY. Tapos, ayan. Bukod sa meron tayong DC inputs dito at DC output, yung function niya as power bank, andito pa din. Ayan, in case of emergency, may ilaw ka mga ka-DIY. Tapos pwede rin natin siyang i-charge using micro USB kung halimbawang wala pang solar. O, ayan. Yun. Pwede natin siyang i-charge using micro USB. Yan. Fully charge siya mga ka-DIY. Testingin naman natin yung USB output niya mga ka-DIY. Ito, gamitin na natin tong connector ni solar kasi ni solar panel. Universal naman to eh. Ayan o. So kung halimbawa yung power bank mo, magcha-charge ka ng cellphone. O ayan o. Working. Yung kabila. Nag-charge mga ka-DIY, charging siya. So kung may cellphone ka, pwede mong i-charge sa ating solar generator. Try naman natin yung 12 volts output natin mga ka-DIY. Ito, halimbawa meron kang 12 volts na modem, pwede natin yan ikabit din sa ating solar generator mga ka-DIY. So ayan, i-power on natin yung modem. O ayan, kayang-kaya niya mga ka-DIY. So 6 watts to, kaya niya yung i-power up to 7 hours. Kung kailangan mo ng modem. Pero syempre, in case of emergency, hindi mo naman kailangan ng modem. Ang kailangan mo, ilaw sa gabi. So try din natin yung 12 volts DC light mga ka-DIY. Pero wait natin para makita nyo na magpa-power on siya fully. Buhay na siya mga ka-DIY. Ayan. Try naman natin DC light. May dalawa kong DC lights na 12 volts, 7 watts each. So, try natin ikabit yung dalawang 7 watts. Tanggalin ko muna tong router mga ka-DIY. Kasi syempre, ang importante kung walang kuryente, at least may ilaw tayo sa gabi. Mapakinabangan natin yung solar generator mga ka-DIY. So, try natin ikabit kung iilaw siya. O, ayun. O, 7 watts mga ka-DIY. Tingnan natin kung may umiinit. Wala naman. Try natin yung pangalawa kung kaya niya. So, ayan. May dalawa tayong ilaw mga ka-DIY na gumagana gamit ang ating DIY micro solar generator. So, may isa pa tayong susubukan. DC fan naman mga ka-DIY. Ayan, oh. So, maliwanag yan. Depende na lang kung gano'ng katagal magagamit. Depende kung ilang watts yung ikakabit yung ilaw mga ka-DIY. So, ayos, di ba? Ayos. In case of emergency, handa tayo. May ilaw tayo, may charger tayo. Tapos, pwede natin siyang i-charge gamit ang solar mga ka-DIY. Try naman natin DC fan mga ka-DIY.
So, yung connector ko ng DC fan. So, ikabit ko mga ka-DIY. Kabit natin yung ating DC fan mga ka-DIY. So, ayan. Since 2 amps yung output current ng ating boost converter, kayang-kaya niya pagganahin yung DC fan. Pero, syempre, iset nyo lang sa low speed. Yung may konting hangin lang. Kasi, kung hindi, mabilis lang din malolobat, mapupwersa din yung ating boost converter. Pero in case of emergency, kayang-kaya niya yung DC fan mga ka-DIY. Ayan, oo. Kayang-kaya niya. So, check natin kung umiinit. Hindi naman. Hindi siya umiinit kasi naka-low speed lang yung DC fan ko. Naka-low speed lang yan. O, DIY Pinoy. So, ayan mga ka-DIY. Gumagana naman yung ating output. Output ng ating 12 volts tsaka power bank. I-testing naman natin ngayon yung solar charging gamit itong port na to. Kasi na-test naman natin yung micro USB charging niya, working naman. So, ayan mga ka-DIY, ang ating open circuit voltage or VOC is 7 volts. Ayan yung ating connector from solar panel. Ayan siya mga ka-DIY, ang ating nakukuha is 7 volts. Ating open circuit voltage. Ngayon, testingin naman natin yung short circuit current mga ka-DIY. Ayan. Ang ating short circuit current is 1.62. So, malapit naman sa specs ng solar panel. Ngayon, try natin i-charge ang ating DIY micro solar generator. Tapos, gagamit tayo nito para ma-measure natin yung output niya. Pero hindi ganun ka-accurate. Medyo parang idea na. Isaksak natin sa input. Ito yung input natin mga ka-DIY. Okay. So, ayan. Charging tayo mga ka-DIY 5 volts at 1 amp. So, pag minultiply mo yan, halos 6 watts yung ating charging watts. Pero hindi kasi ito ganun ka-accurate eh. Pero estimated na natin. Yung solar panel natin is 10 watts. So, ang nakukuha naman natin is nasa 6 watts mga ka-DIY. Siyempre, mamaya tataas-taas pa yan ng konti. Ayan. So, at the same time pala, pwede nyo rin i-charge kung gusto nyong doblehin. O, diba? Pwede rin dito. So, ayan. Mas masasagad natin yung charging niya. Ayan, tumataas mga ka-DIY. So, dalawa. Pwede mong gawing dalawa yung charging input mo. Isa dun sa boost converter natin at isa rin sa micro USB input. Okay. Para nakikita nyo rin yung charging indicator. So, ayan mga ka-DIY, working naman ang ating micro solar generator. Ayan mga ka-DIY, kung nanonood ka pa rin hanggang dulo ng ating video, ito nga palang micro solar generator natin, isipamimigay natin dahil Pasko naman mga ka-DIY. So, magandang magamit to pang emergency sa bahay. Paano manalo? Anong gagawin para mapanalunan nyo itong micro generator na to mga ka-DIY? Advance Merry Christmas na nga pala. Comment lang kayo below kung ilang subscribe button ulit ang nakita nyo. Plus kung ilan yung actual capacity nito. Yung sinabi kong watts niya. Gamit yung 6 na 18650 batteries. Comment nyo lang below mga ka-DIY. Salamat!